try guys ng isang simpleng pagkain. Kung meron kayong ibang ano, ito na yung pinaka easiest way ng aking recipe for today. Ayan, nagigisa pa ako ng isang ano, giniling tsaka sibuyas. Ayan, nilagyan ko lang siya ng black pepper, salt, and little bit sugar. Ayan, hanggang sa labang buto ng ating sibuyas. Ganyan po yung ating toppings mamaya para sa ating recipe for today. Ayan. Isang sampling recipe lang na pag matikman nyo, is hahanap-hanapin nyo. Ayan, lalagyan ko siya ng tomato paste. Ayan. Napakasimple lang po guys. Sundan nyo lang po yung aking video para makuha nyo po. Pwede nyo po siyang gawing panghapunan. Sa amin dito is ginagawa ko siya for lunch. Ayan. Isa siyang simpleng recipe ng patata, I mean potato. Hanap nyo ibang klaseng luto ng potato. Ito na yun guys. Sundan nyo aking video guys. Ayan. I swear you, I assure you na sobrang sarap ng aking recipe for today. Ayan, nilagyan ko siya ng isang cup ng tubig. Normal water. Or it depends na po sa inyo kung gaano ka dami yung gusto nyo magiging sauce niya. Pero for me, is enough. 1 cup or 1 and a half cup water. Ayan, nilagyan ko siya ng salt, black pepper, and cinnamon powder. Ayan. Ayan na po yung ating fresh potato. Is hihiwain na lang po natin siya. Babalatan siya, hihiwain. Ayan. Depende po sa dami na inyong gagawin. Estimated nyo na lang po yun. Ayan. Isang tray lang po yung gagawin ko. Kaya, nakadepende po yun sa paglagyan nyo po. Ayan. Ayan, nabalatan na yung ating patatas. Pagkatapos nyan, igagawin natin siyang strips. Ayan na yun. Ito na yung ginagawa ko. Pagkatapos nyan, guys, ilagay ko sa isang pan or dish na pwede nyo paglutuan sa oven. Ayan. Lalagyan ko siya ng konting oil, salt, and pepper. Paghihaluin nyo lang, guys. Ayan. Meantime, gagawa tayo ng white sauce. Ang ating white sauce is isang simpleng bechamel sauce lang siya. On my own version. First, lalagyan ko siya ng butter. Then, 2 tablespoons na flour or cornstarch. Then, milk. Fresh milk. It depends sa dami ng gagawin mo. Ayan. Then, salt and pepper. And then, kunting cream. Cooking cream. Ayan. Hindi naman siya ganong kadami, guys. Nakadepende po yun sa inyo. Ayan. Hanggang hahaluin lang natin siya hanggang maging little sticky siya. Not too much sticky. Little sticky. Ayan. Simpleng way. Nasundan lang natin sila, guys. Yan lang po yung aking bechamel sauce. Usually ginagamit ko. Ayan. Ayan. Naluto na po yung ating patata. Lumambot na po siya sa loob ng oven. Sa loob ng almost 30 minutes. Ayan. Pagkatapos niyan guys, ilalagay natin yung ating toppings na ground meat. Ayan, pwede kayong gumamit ng chicken ground meat or beef ground meat. Nasa inyo po yun. Para sa akin dito is, this is a meat ng, what is this called? Ground beef nila dito sa Arabic. Ayan, ilagay ko na siya sa taas. Kahit ano pong gagamitin nyo, pwede chicken, pwede pong beef. Ayan. Ganyan lang po kasimple. Yung patatas natin is almost 70% cooked na siya sa loob ng oven. Sa 30 minutes. Ayan. Nanda ko na siya sa taas. Para lang siyang bechamel guys. Ayan. Pero ang itong ginawa ko is kakaiba kasi potato po yung gamit ko. Hindi, instead na pasta. Ayan. Para maibang way, actually. Pero masarap din siya, guys, pag chicken ang gagamitin nyo. Ayan yung ating bechamel sauce. Ipapatong ko na siya sa taas. Ayan. Uubos ko siya doon sa taas para magiging creamy siya later. Ayan. Sobrang dali lang to, guys. Sobrang dali lang talaga. Para lang siyang bechamel. Para ka lang gumawa ng bechamel. Ayan. Ayan. Sundan nyo lang lahat. Ilagay nyo lang sa bawat gilid. Lagyan nyo ang bawat gilid para hindi magiging dry. Ayan. Masarap pag nagiging ano siya, parang creamy rin siya. Ayan. Sobrang simple lang aking recipe for today.
Ayan, na po naubos ko na yung aking cream. After nyan guys, of course, ang pinakamasarap sa lahat, cheese. Ayan. Meron kayong dalawang classic cheese, is okay. Para sa akin kasi ginagamit ko is mozzarella cheese. Pero pag meron kayong cheddar cheese, first lagyan nyo siya ng cheddar cheese, then mozzarella. Kasi sa Pinas, sa ibang bansa kasi, or sa ibang lugar, mahal yung mozzarella cheese. So pwede rin kayong gumamit ng cheddar, and then papatungan nyo lang ng kunting mozzarella. Ayan. But for me, wala akong cheddar cheese dito, kaya usually ginagamit ko talaga is mozzarella cheese. Ayan. Sobrang yummy, sobrang cheesy, at napakasarap, napakasarap kainin. Ayan. Sobrang busog ganyan guys, sa potato pa lang. Napaka-gravy niya. Ayan. Sobrang ganda. So after nyan guys, ilalagay na natin siya sa oven sa loob ng 30 minutes. Ayan, it's done! Napakabilis lang. Ilalagay nyo lang yun sa oven guys sa loob ng 30 minutes or 25 minutes up and down. Ayan, di ba? Parang sarap. Takam na takam ako nito. Sobrang sarap ng potato, baked potato ko. Ayan. That's all for today guys. Thank you so much.